Tayo po muna ay tumayo at manalangin. Manalangin po tayo. Tayo po tayo. Panginoon, maraming salamat po din, Panginoon, sa umaga nito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kabataan. Kaluluwa, Panginoon, dito. Handa, Panginoon, mag-aral, Panginoon, ng inyong mga salita. Panginoon, Panginoon, nag-anasin ang magturo sa aming Panginoon, patuloy, kumalaw, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga isipan, sa aming mga puso, Panginoon, mamuna, sa aming gawain, mag-ingat sa lahat, Panginoon. Jesus' name we pray. Amen. Okay, that's the Genesis. Baka ikaw si Uticus. Baka may Uticus ka. No? Okay, Genesis 48. Okay, one portion above thy brethren. Okay, yan ang pamagat na ating mensahe sa umagang ito. Genesis 48, no? Nasa dulo na tayo ng Genesis, no? At in this, yung kwento dito, nandun na siya eh. Okay? May sakit na si... Yung tayo may sakit? Si Jacob, okay, nabalitaan niya ni Joseph at yan na yung kwento, yan na po yung kwento. Okay? Nandun na sila, sila sa Kanaan, nagkaroon na tagbutong, okay? Si Joseph na una na sa kanila kasi si Joseph ang kanilang naging tagapagligtas sa panahon ng tagbutong. Okay? Si Joseph na una na sa Egypt, okay? Marami yung pinagdaanan ni Joseph, di ba? Una, siya'y binenta, dapat papatayin, binenta, tapos naging alipin, nagsilbi siya ng maayos, kinulong. Okay, pinagbintangan siya na re-raping niya or gagawa niya ng masama yung asawa ni Potiphar. Okay, nakulong siya, matagal na panahon. Okay, merong nakulong na dalawang okay, official ng hari, no, isang butler at saka isang baker, yung tagagawa ng pagkain ng hari at saka yung tagabigay ng okay, inumin ng hari. Okay? Nakulong yung dalawang yan, ininterpret na naginip, ininterpret ni Joseph yung panaginip, at yung isa ay nakawala, yung isa namatay. Okay, yung butler, pinakawalan, binalik siya sa kanyang dating posisyon. Okay? Nagkaroon uli ng panaginip yung hari at naalala ni butler na meron sa kanyang tumulong para interpret yung kanyang panaginip. Yun ay si Joseph. Okay? At sabi ng hari, kung sino makapag-interpret, ilalagay ko sa isang posisyon na susunod sa akin. Okay? At si Joseph ay sa biyaya ng Panginoon, binigyan ng katalinuan si Joseph ng Panginoon, interpret yung panaginip ng hari na magkakaroon ng 7 years at 7 years. 7 taon na tag-ani at 7 taon na tag-gutom. Pero kakainin ng tag-gutom yung tag-ani. Okay? Tag-gutom na. Okay? Sabi ni Jacob, yung tatay ni Joseph, oy, mga anak, kung magugutom tayo, pumunta kayo ng Egypto na ipagkain doon. Okay? Yun yung kwento. Okay? Pagdating nila doon, nakita ngayon ni Joseph, ito yung mga kapatid kung gusto magpapatay sa atin, ha? Buti nilang binenta ko. Okay? Hindi siya nagiganti. Imbis na magiganti siya, tinulungan niya yung mga kapatid niya. Meron pa doon yung kwento, napaiyak pa siya, and so on and so forth. Yung kwento, napakaganda nun. Reviewin nyo siya. Pag nagbabasa kayo ng Bible, pagdating nyo ng Genesis, namnamin nyo yung Genesis. Kasi pinagdaanan na natin yun. Meron na kayong background at alam nyo na yun, pagka ninanamnam mo na yung salita ng Panginoon, mas lalong lumalalim sa iyo yung salita ng Panginoon. Okay? Tandaan nyo, okay? Nandito na tayo. Okay, pinadala ni Joseph yung kanyang, pinadala ng hari ng Ehipto yung mga chariots para sunduin yung mga kapatid at tatay ni Joseph. Okay, napunta na ngayon sila ng Egypt. Ang ganda ng Egypt siguro, no? Yung panahon na yun, ano? Isa sa mga
one of the magagandang city ng panahon nila at sila yung pinakatanyag ng panahon na yun, no? Ano ba, napuntahan nyo ng magandang lugar? Ano ang napuntahan nyo? Luneta? Magandang sa inyo, Luneta? Okay? Sa Cubao ngayon, ang ganda kasi may mga bagong mga buildings doon sa Gateway, no? Pag napunta kayo doon, medyo maganda. Okay, mapapaiba yung scenery niya. Pero maganda rin ang scenery ng Halahala. Diba naman ang scenery dito, nature. Okay, lalo na pag umakit ka rin sa taas. Tapos makikita mo yung view ng lawa, di ba? Ang ganda. Ibang ano yan. Pero ito, ng Egypt siguro, parang Cubao. Parang ganda, maganda. No? Kasi mga man-made na yung ginawa doon at saka may mga natural din. Kaso more on sand, no? Pero in that case, napakaganda, no? At inilagay sila sa pinakamagandang lugar, sa Goshen, no? Doon sila nilagay kasi magpapastol sila. Ibig sabihin, mayayabong yung mga puno doon or yung mga halaman kasi hindi ka naman pwedeng maglagay ng mga pastulan sa disyerto. Patay yung mga hayop doon. Okay, normally, nilagay sila sa pinakamagandang lugar at doon na sila nakatira. Ito na ngayon ang kwento. No? Genesis 48, and it came to pass after these things that one told Joseph, and it came to pass after these things that one told Joseph, behold, thy father is sick, and he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim. Okay? Ito na yung kwento. Okay, napag-alaman ni Joseph na ang tatay niya ay may sakit. Pag may sakit yung tatay mo, anong gagawin mo? Papabayaan mo na, mama. Pamatay na yan, ganun ba? Siyempre, pupuntahan mo at sinama niya yung kanyang mga anak, si Manasseh at saka si Ephraim. Bakit may sasama yung mga anak mo? Okay, yung nanay ko, bago yun mamatay, sinama ko lahat ng pamilya ko kasi gusto kong makita nila yung nanay ko. Okay? After niya mamatay, siguro mga 3 days bago siya namatay. Okay? Kasi nagpapaalam na siya. Okay? Ganun din ako. Gusto ko, i-bless ng nanay ko yung mga anak ko. Ganun din ang gusto ni Joseph. Kasi alam niya na ang tatay niya ay lingkod ng Panginoon. Pag lingkod niya ng Panginoon, magbibigay yan ng blessing. Okay? Ano niyo ba yun? Mga bata? Mamaya, may ito yung kwento nun eh. Pagbibigay ito ng blessing. Okay? Paano ka bibibless ng tatay mo? O mabait kang bata o makulit kang bata? Dapat mabait kang bata, di ba? Hindi ka naglalayas. Okay? Paano ka bibigyan ng blessing? Nag-bless ka na. Imbis na hinintay mo, yung blessing ng tatay mo, ay anak, sige, go on. Okay? Bago mamatay yung tatay mo, gusto mo pa, hindi mo pa makita yung pagkapatay ng tatay mo at saka nanay mo. Okay, kasi napakatigas ng ulo mo. Okay? Si Joseph, hindi siya ganun. No? Nung alam niya mamamatay na yung kanyang tatay, dinala niya yung kanyang buong pamilya. Ay, pamilya yan. No? At hinarap niya yung kanyang dalawang anak. Si Manasseh at saka si Ephraim. And one told Jacob and said, behold, thy son Joseph cometh unto thee, and Israel strengthened himself and sat upon the bed. Okay? Ayan, pag may mga mamamatay na, pag may dumating na bagong na mga anak nila, sumasaya sila at lumalakas sila, pinapalakas nila yung sarili nila. Ganun din yung nanay ko. Kala ko mamamatay na nung linggo na yun, kasi dumating yung kuya ko, lumakas uli. No? Pero, iba, eventually namatay din. Okay? Pero in that case, nagpapalakas sila kasi na-excite sila, nandiyan yung kanilang pamilya. Tama? Mahirap yun. Nandun ka na sa kama ng karamdaman. Tapos wala kang pamilya. Eh, gusto niyo ba yun? Walang mag-aalaga sa'yo. Wala man lamang kakalinga sa'yo. Okay? Gusto niyo ba yung ganun? Pag isa ka lang dyan, bahala mo dyan. Okay? Mahirap yun, ano? Now, and Jacob said unto Joseph, God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan and blessed me. Okay, yan yung pangbungad niya, di ba? Kinuwento niya kung saan siya unang
tinawag ng Panginoon. Sabi diyan, and Jacob said unto Joseph, God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan and blessed me. Kayo ba alam nyo kung kailan kayo tinawag ng Panginoon? Hindi nyo alam kung kailan kayo naligtas? Alam nyo ba kung kailan kayo naligtas? Sino yung ligtas na dito? Alam nyo kung kailan kayo naligtas? Anong date nyon? Anong araw? Alam nyo ba kung anong day yun? Kailan yun? Hindi nyo. Kailan ko ba tinanggap ang Panginoon? Si Jacob, alam niya, oh God Almighty, alam niya kung saan lugar, at Luz, in the land of Canaan, He blessed me. Okay? Binesa ko ng Panginoon. Okay, anong pinaka greatest blessing ng isang Kristiyano? Ano? Ano yung pinaka matinding blessing mo? Mark, ano yung pinakamatindi mong natanggap na blessing sa Panginoon? Buhay na walang hanggan. Kaligtasan. No? Okay. And said unto me, behold, I will make thee fruitful and multiply thee, and I will make thee a multitude of people, and will give this land to thy seed after thee for an everlasting possession. Ganda ng pangako ng Panginoon kay Jacob, no? Okay? Sabi ng Panginoon, okay, gagawin siyang mayabong, fruitful. Multiply thee, pararamihin. And I will make thee a great multitude of people. Maraming mga tao. And will give this land to thy seed after thee for an everlasting possession. Kailan daw, kanin daw ibibigay? Sa kanyang seed. Sa kanyang mga lahi. Okay? Sa New Testament, makikita natin kung ano yung seed na yon. Sino daw yung mga lahi ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham? Yung mga sumampalataya sa Panginoon. Okay? Tayo yun! Yung mga sumampalataya sa Panginoon. Okay, but in that case, yan yung future, no? Niyan, no? Pero in that case, sa panahon nila, yan ay nasa lahi pa nila. Tama? Now, and said unto me, behold, I will make thee fruitful. Yan nga. And now thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt before I came unto thee into Egypt, are mine. Inako ni Jacob yung dalawang anak ni Joseph. Okay? Ginawa niya para niyang mga anak. Dapat ang anak niya lang si Joseph. Pero sabi niya dyan, okay, Manasseh, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt before I came unto thee into Egypt, are mine. Parang inako niyang mga anak niya. Okay? As Reuben and Simeon, they shall be mine. Okay, wala silang pinagkaiba kay Reuben, yung pinakapanganay niya, at susumunod sa panganay niya si Simeon. Okay? Parang pareho na sila. Hindi ko yan ako. Iko-consider ko sila as mga anak ko. Okay? Alam niyo ba yun sa pamana? Pag nagpapamana, ang kunyari, ako, papamanaan ko yung mga anak ko. Okay? Ang anak ko, si Ate Jamie, si Ate Jana, si Johan, si Jared. Eh, kaso lang si Jared, may dalawang anak. Si Josapat at saka si Jonah. Dalawa yung anak niya. Okay, ang ginawa ko, imbis na si Jared lang, yung papamanahan ko, ang pinamanahan ko, inangat ko siya, yung dalawang anak niya. Imbis na isa lang yung mapupunta kay Jared, ang mapupunta kay Jared, dalawa. Kasi dalawa yung anak niya. Okay, ganun yung ginawa dito. Eh? Okay? And thy issue which thou begettest after them shall be thine, and shall be called after the name of their brethren in their inheritance. Okay? Hindi sila magiging kapantay ng mga apo-apo ko. Sila ay kapantay ng mga anak ko. Okay? And as for me, when I came from Padan, Rachel died by me in the land of Canaan in the way
when yet there was but a little way to come unto Ephrath, and I buried her there in the way of Ephrath, the same is Bethlehem. Bakit niya sinasabi? Si Rachel ang matay. Sino ba si Rachel? Nanay siya ni Joseph. Okay? Yung lugar daw na yun, yun daw yung ibibigay niya kay Joseph. No? Sa Bethlehem, yung lugar na yun. No? Kaya niya sinasabi kasi nandun nakalibing yung nanay mo. Okay? And Israel beheld Joseph's son and said, who are these? Sino tong mga to? Sinong kasama mo? And Joseph said unto his father, they are my sons whom God hath given me in this place. And he said, bring them, I pray thee unto me, and I will bless them. Okay? Ganda nun, ano? Yung tatay mo, ibibigay yung blessing sa mga anak mo. Okay, gusto nyo ba yun? Okay, gusto nyo ba? Yung tatay nyo, bago namatay, hindi mo na nakita. Kasi naglayas ka ng bahay nyo. Tama ba yung naglalayas? Ha? Meron kami yung ganun eh. Palaging naglalayas kung saan-saan napupunta. Napunta sa isang lugar, naglayas, napunta sa isang lugar, naglayas ulit. Nagnakaw pa. Huwag naman sana. Dahil sana walang na nangyari sa kanya. Pinapanaraming pa namin. Hindi pa namin alam kung nasaan siya. Okay? Gusto nyo ba maglalayas kayo? Pag pinagalitan kayo, maglalayas? Pag nakakita ka ng pogi maganda, maglalayas ka na agad? Ha? Ay, ang banda talaga nito. Ang pogi! Julia, pag nakakita ka ng pogi, maglalayas ka? Nabi mo yan. Umikot na naman yung ano natin. Okay? Recorded yan. Mabait yan sa ating Julia. Okay? Okay. And Joseph said unto his father, they are my son whom God hath given me in this place. And he said, bring them, I pray thee unto me, and I will bless them. Okay, lapit mo sila sa akin, ibe-bless ko sila. Now the eyes of Israel were dim for age, no? Pag matanda na, dumidilim ang paningin. Kaya habang kayo mga bata pa, okay, maganda pa yun yung paningin, magbasa kayo ng Bible. Okay, sino yung walang Bible? Mamaya bibigyan namin kayo ng Bible. Okay, magbabasa kayo ng Bible, okay? Kaya yun, mamaya, sisharan muna kayo ng salita ng Panginoon ni Kuya D.M. Yung mga lalaki, yung mga babae, sisharan kayo ni Ate Jamie o kaya Ate Jana. Okay? Now the eyes of Israel were dim for age so that he could not see, and he brought them near unto him, he kissed them and embraced them. Okay? Naalala ko tuloy yung nanay ko pag inaalikan yung si Jared, si Johan, no? Nakahuga na lang siya, naiyak-iyak pa yung nanay ko kasi nakita pa niya yung mga apo niya sa akin, di ba? And Israel said unto Joseph, I have not thought to see thy face, and lo, God had showed me also thy seed. Okay? Sabi ni Jacob, hindi ko na nga alam kung makikita pa kita, pero salamat sa Panginoon. At hindi lang ikita, ikaw ang nakita ko kasi kala ko patay ka na eh. Nakita ko pa yung mga anak mo. Okay? And Joseph brought them out from between his knees. Okay? Nasa pagitan daw, siguro nakaupo yun, ano? Yung dalawang anak niya. Pagitan daw ng knees niya. And he bowed himself with his face to the earth. Okay? And Joseph took them both, Ephraim in his right hand towards Israel's left hand, and Manasseh in his left hand towards Israel's right hand, and brought them near unto him. And Israel stretched out his right hand. Kunyari, ganyan, di ba? Tayo ka dito, tayo. Kunyari, ito. Hindi, balit ka dito, ha? Kunyari, ikaw si Manasseh, ikaw si Ephraim. Yan. Ang ginawa ni Jacob, okay, pag ibibless niya, yung right hand daw, yun yung pinaka-powerful hand. Alam niyo yun? Pag kayo ay right-handed. Okay? Pag right-handed kayo, ito yung pinaka-powerful hand. Normally, mas marami yung right-handed sa left hand. Parang default yun.
Ibig sabihin nun, yung kapangyarihan, mas malakas to kesa dito. Okay? Pag i-bless mo yung dalawang tao, pag hinawakan mo sila, ganyan, di ba? Yan yung pinakamadali, di ba? Pero ang ginawa ni Jacob, imbis na ganyan, ginanito niya. Pinagbaligtad niya. Okay, sabi nun eh, okay? And Israel stretched out his right hand and laid it upon Ephraim's head. Okay? Sa mas bata. Okay? Who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hands waitingly, for Manasseh was the firstborn. Ito na naman, yung ito yung problema nila sa pamilya nila eh. Yung okay, may mga country mas binibigyan ng pahalaga yung mga panganay na lalaki. Eh mas kasi Egypt ganun din eh, di ba? Yung panganay na lalaki, yung pinatay, di ba? Okay, kasi yun daw yung pinaka firstborn nila, no? Yun yung pinakauna. Okay? Ganyan yung ginawa. And he blessed Joseph and said, God before whom my father Abraham and Isaac did walk, and God which fed me all my life long unto this day. Okay? Kanino mo hinihingi yung blessing? Kanino nang gagaling yung blessing? Kanino nang gagaling yung blessing? Sa Panginoon. At yan ay pinapasa mo lang. Okay? Hindi yan mong gagaling sa'yo. Okay, tandaan nyo yun. Okay? Kahit na ano pa yan. Yaman, talino. Okay? Magandang itsura. Blessing din yan eh. Sa pamilya, di ba? Pag tatay mo, nanay mo, maganda. Magandang kung pogi ka. Okay? Pero lahat naman tayo dito, maganda at pogi. Maganda, di ba? Okay? And the angel which redeemed me from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of my father Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. Okay, blessing yun, di ba? Gusto nyo ngayon, magkaroon kayo ng blessing? Alam nyo, pag kinasal kayo, doon nakikita yung pinaka-blessing ng inyong magulang sa inyo. Alam nyo ba yun? Sino gusto ikakasal? Hinihingi yun ng mapapangasawa mo. Okay? Di ba gusto nyo yun? Hindi yung wala lang, nakipag-live-in ka na lang. Naglayas ka na. Okay? Gusto mo ba yun? Walang ka-blessing, blessing, imbis na blessing yung ibibigay sa'yo ng magulang mo, curse yung nabibigay sa'yo, sana bakala ka sa buhay mo. Okay? Gusto mo ba ng curse? Okay? Lalo na sa Panginoon. Matakot ka sa Panginoon pag siya yung nagbigay sa iyo ng curse. Okay? Hindi ka sumunod sa magulang mo. Matigas ang ulo mo. Okay? And when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, it displeased him. Okay? Kasi alam niya si Manasseh yung pinakamatanda. And he held up his father's hand to remove it. Oops, parang mali. Okay? From Ephraim said unto Manasseh said. And Joseph said unto his father, not so, my father, for this is the firstborn. Put thy right hand upon his head. And his father refused and said, I know it, my son. I know it. He also shall become a people, and he also shall be great. But truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations. Okay. Kunyari, bibless ko yung dalawa. Dapat itong bibless ko kasi itong panganay ko. Sa mga Chinese, ganun. No? Mas maraming mana yung panganay. Alam niyo yun? Okay. Ang bisa ginawa ko ganyan, ang ginawa niya ganito. Sabi ni Joseph, Tay! Mali! Kasi ito yung panganay ko, dapat pabaligtad. Sabi ni Jacob, hindi. Alam ko anak yung ginagawa ko. Okay? Kasi siya ay magiging mas
makapangyarihan kaysa sa isa. Yung bata ay mas makapangyarihan kaysa dun sa matanda. Paano pag gaganon? Maingit ka ba sa kapatid mo? Yung kapatid mong bata mas matalino sa'yo. Yung kapatid mong bata mas pinapaboran kaysa sa'yo. Maingit ka ba nun? Pero madalas marami na ingit sa ganun. Okay, nakakalungkot. Okay? Minsan, nagkakaroon pa ng away tulad ng ginawa ni Cain kay Abel. Di ba? Imbis na maayos, nagkagulo pa. Pinatay pa yung isa. Okay? And Israel said unto Joseph, Behold, I die, but God shall be with you and bring you again unto the land of your fathers. Okay? Isa na namang prophecy yung binigay ni Jacob. Okay? Ako yung mamamatay. Okay? Pero pag namatay ako, kayo ay dadalhin muli kung saan ipinangako ng Panginoon yung lugar para sa inyo. Gusto niyo ba yun ng ganon? Okay? Kahit saan kayo mapunta, idadaling kayo ng Panginoon sa pinaka-best na lugar para sa inyo. Okay? Moreover, I have given to thee one portion above thy brethren. Okay? Ito na. Isang portion mas malaki sa iyong mga kapatid. Kasi nga, dalawa yung napunta sa kanya. Two portion. Okay? Gusto niyo ba ng pagpapalang ganun? Imbis na isa lang yung makukuha mo, ang ibibigay sa'yo, dalawa! Gusto niyo ba ng ganun? Sino ang gusto ng ganun? Kunyari, lahat kayo, binigyan ko kayo ng tinapay, tabi isa. Pero si Angeline, binigay ko dalawa. O, anong gusto mo? Yung dalawa o isa? Yung dalawa, syempre. Tama? Di ba? Kunyari, bibigyan ko kayo ng pinakamasarap. Donut. Kunyari, donut. Masarap na donut. No? Dunkin' donut. Kunyari. Okay? Binigay sa'yo isa lang. Pero yung binigay sa kanya, dalawa. Ano mas maganda? Dalawa, syempre. Ibang flavor pa. Masarap. Isa chocolate, isa strawberry. Wow, sarap. Di ba? Mas maganda, dalawa. Okay? Tandiyan, moreover, I've given to thee one portion above thy brethren. Isang portion na mas malaki sa iyong mga kapatid, which I took out of the hand of the Amorites with my sword and with my bow. Okay? Binigay sa kanila yung pinaghirapan ni yung talagang nilusob ni Jacob, no? Na lugar. Ano niyo ba yun? Yung special na lugar bibigay sa'yo para inheritance mo. Lupa. Maganda ba yung lupa? Sino may lupa dito? Yung magulang niya may lupa. Bibigay sa'yo dalawa. Wow! Sarap nun, di ba? Meron kami lupa sa paso. Okay? Ilang minuto na ako? 28 pa lang, ang bilis. Okay. Ang blessing ng Panginoon ay makalaga. Gusto mo ba ng double portion? Okay. Gaano magbigay ng reward ang Panginoon? Tingnan natin. Okay. Ang kaligtasan natin hindi reward. Tama? May kausap ako dun sa office namin. Nalilito siya kung ano yung reward sa biyaya. Yung reward sa gift. Okay? Ang linaw-linaw nun, di ba? Okay? Alam niyo ba yung pinagkaiba ng regalo sa reward? O, kunyari, anong pangalan mo? Ha? Carlo. Kunyari, ito, Carlo. Itong Bible na to, Carlo, re-regalo ko sa'yo. Okay? Regalo ko sa'yo to. Kaso lang, gusto ko, bigyan mo ako piso. Regalo ba yun, Carlo? Ba't hindi yung regalo? Tama, kasi may bayad. Ang tunay na regalo, walang bayad. Si Lance naman, Lance, bibigay ko sa'yo ito. Kaso lang, gusto ko hiramit, pahiram mo muna akong bike mo. Bibigay ko sa'yo ito. Regalo ba yun? Ba't hindi yung regalo? May
kapalit, di ba? Magigilapin ko pa yung bike mo, hindi regalo yun. Tama? Pangatlo, hindi na siya sharean dito. Si, anong pangalan mo? Dylan. Dylan, regalo ko sa iyo to. Ha? Kian. Kian? Kian? Kian. Kian, regalo ko sa iyo to. Kaso lang gusto ko, babasahin mo to mula umpisa hanggang sa dulo. Pag hindi mo nabasa, kukuhanin ko ulit sa iyo. Regalo ba yun? Ba't hindi yung regalo? May? Meron din kapalit kasi pag babasahin mo lahat ko eh, di ba? Mahirap yun. Tapos kung hindi mo pa nabasa, kukuhanin ko pa. Regalo ba yun? Meron bang regalo ang kinukuha? Hindi. Ang pag ginawa yung regalo, hindi regalo yun. Ang tawag doon, pahiram. Pinahiram lang sa'yo kasi kukuhanin ulit eh. Ang tunay na regalo, walang bayad. Ang tunay na regalo, walang kapalit. Ang tunay na regalo, walang bawian. Okay? Pag binawi, hindi yung tunay na regalo. Okay? Kaya ano naman ang reward? Okay? Kunyari, ibigay ko to kay Tato. Tato, ganda ng cellphone ko, di ba? Bibigay ko sa ito, kunyari lang, ha? Bibigay ko sa ito, Tato. Kaso lang gusto ko, magiging mabait kang bata. At mag-aaral kang mahigi. Pag hindi ka nakatapos ng college, kukuhanin ko ulit sa ito. Okay? May, ano tawag doon? May kapalit. Ang tawag doon, reward system. Okay, sa school, yung medal. Yung medal yung sa school. Regalo ba yun o reward? Reward. Yung regalo, wala kasing bayad, walang kapalit, at walang bawian. Gets nyo? Tama? Okay, yun ang pinagkaiba nila. Okay? Ang Panginoon, pag tinanggap mo ang Panginoon, anong meron sa'yo? Buhay na walang hanggan. Pag meron kang buhay na walang hanggan, may katapusan ba yun? Pag natapos yun, hindi yun buhay na walang hanggan. Gets nyo? Ang ganda yung binigay sa atin ng Panginoon, walang hanggang buhay, buhay na walang hanggan. Eternal life, okay, everlasting life, ang ganda nun eh. No? Ngayon sabi dito, sa Genesis 15:1, after these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. Okay? Exceeding, pag sinabi nun, umaapaw. Pag sinabing exceeding. Okay? Nakakita na kayo umaapaw? Kunyari, gustong-gusto mo ng coke, meron kang baso. Ang nilagay sa'yo, imbis na kalahati lang, umaapaw na. Inihigop mo na kasi natatapon na eh. Ang dami nun. Ibig sabihin, umaapaw. Yun ang kanyang reward. Sabi sa Ruth 2:12, the Lord recompense thy work and a full reward given to thee of the Lord, God of Israel, under whose wings thou art come to trust. Pag nagtiwala ka daw sa Panginoon, okay, sabi dyan, full reward, okay? Bibigyan mo kayo ng bike. Pag nag-aral kayo ng mabuti, pag nakatapos kayo, nakatungtong kayo ng isa pang grade. Wow! Okay? And dumating na yung reward. Yung nakatapos ka na, ang binigay sa'yo, bike! Kaso lang, walang bulong. Okay ba yun? Bike naman yun eh. Wala nga lang, bulong. Okay? Ang Panginoon, pag nagbigay siya, full reward, kompleto, hindi kulang. Okay? 2 Samuel 22:21, the Lord rewarded me according to thy righteousness, according to the cleanness of my hands, hath He recompensed me. Okay, paano daw tayo bibigyan ng reward? According sa ating ginagawa sa Panginoon. Okay? Mahirap yun. Mahirap magpakatapat. Mahirap mag-attend every Saturday. Mahirap mag-memorize ng mga memory verses. Mahirap mag-pray. Ngayon ba mag-pray? Eh, ba't yung iba hindi, nag-i-pray? Diba? Minsan, mahirap siyang gawin, pero dapat gagawin mo.
Okay, pagising mo pa lang sa umaga, panamulat mo yung mata mo, ay Panginoon, salamat. Pray ka na agad. Mahirap bang gawin yun? Eh, ba't din yun ang ginagawa? Di ba? Ngayon, pinapaalala sa atin ng Panginoon. Magtapat sa Panginoon, umatin, mag-pray, magbasa ng salita ng Panginoon. Mahirap lahat yun, pero sabi niya dyan, yung reward niya, exceeding. Yung reward niya, full. Okay? Gusto mo ba ng double portion? Gusto mo ba one above the other? Gusto mo ba ng pagpapala ng Panginoon? Okay? 2 Chronicles 15:7, be ye strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Okay? O, magpala ka dyan. Magpala ka. Anong pala mo? Paano magpala? Magtanim ka. Okay? Tatanim ka. May hawak ka ng piko. Ganun ba magtanim? Ganun ba magtanim? Dapat malakas, sabi ng Panginoon. No? Pag pinagpala ka, malakas. Pag pinagpiko ka, malakas. Sabi doon, huwag daw manhina yung kamay mo. Pag gagawa ka ng gawain ng Panginoon, huwag weak yung para ka nangihina. Wala, papakanta ka, kakanta ka. Gusto mo ganun kanta? What a fellowship, what a joy divine. Mas maganda yung balon. Kasi, kakanta ka na nga lang eh. Diba? Nangihina ka pa. Sabi daw dyan, be strong therefore and let your hands be not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, bibigyan na ng reward. Okay? Psalms 18:20, the Lord rewarded me according to thy to my righteousness, according to the cleanness of my hands hath He recompensed me. Okay, ganda, di ba? According daw sa aking katapatan, righteousness, according to the cleanses of my hands, He recompensed me. Okay? Kumain ka na maduming kamay mo, ang ulam mo, ano masarap na ulam pagka kinakamay, tuyo, masarap yun, di ba? Tuyo, itlog, fried chicken, mang inasal, no? Sarap mo, tapos meron pa ano? Chicken oil, tapos ilalagay mo doon sa kanin mo, tapos gagano'n yung sarap mo, no? Eh, pag tingin mo yung kamay mo, puno ng dumi. Ganon ka pa ng ganon ng ano mo, sa bibig mo, tapos yung kamay mo, puro ang dumi. Diba? Sisipin mo pa yung daliri. Gusto ko pa ng ganon? O gusto mo malinis yung kamay mo para pag kumain ka, malinis din yung kinakain mo. Ang Panginoon, ganun siya. Ayaw niya ng maduming kamay para sa gawain niya. May tinatago kang kasalanan. Nagbo-boyfriend ka ng hindi Kristiyano. Okay? May girlfriend kang hindi Kristiyano. Naglilingkod ka sa Panginoon. Parang maduming kamay yung ginagawa mo. Kumakain ka ng madumi sa kamay mo. Gusto nyo ba yun? Ayaw ng Panginoon. Okay? Psalms 31:28-24. O love the Lord, O ye His saints, for the Lord preserveth the faithful and plentifully rewardeth the proud doer. Okay? Ay, naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo nahihiya. May confidence tayo sa nating kinuha sa Panginoon. Okay, magpapakanta ka dito, wala mo ako. Okay? May confidence ka kasi niligtas ka ng Panginoon eh. Okay? Hindi ka naman banal, pero pinaging banal ka niya. Amen. Hindi ka karapat-dapat, pero pinaging karapat-dapat ka niya. Okay, lahat tayo nagkasala, sabi nga doon, all have sinned and come short of the glory of God. At sabi sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us our sins
and to cleanse us from all unrighteousness. Siya rin ang maglilinis sa atin kung handa tayong magpalinis sa Kanya. Okay? Bigat pa. Ganda ng reward, di ba? Okay, next. Sabi dyan sa Psalms 58:11, so that the man shall say, verily there is a reward for the righteous. Verily is the God that judgeth in the earth. Okay? Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig at justisya. Kung gumagawa ka ng masama, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, pagpapalo. Pag gumagawa ka ng mabuti, ang bibigay sa iyo ng Panginoon, mas malaking pagpapalo. Ganun ba? O malaking pagpapala, sabi niya palagi dyan, great reward. Okay? Matthew 16:27, for the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels, and then He shall reward every man according to his works. Re-reward na tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Anong gusto mong reward? Okay? Pwedeng negative, pwedeng positive yun. Okay? Colossians 3:24, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Sabi doon, for ye serve the Lord. Lahat daw na naglilingkod sa Panginoon, meron tayong reward. Okay? Masumasama, papunta dito, nagigising ng umaga, imbis ng sarap-sarap matulog sa bahay, sa bahay lang, pumunta ka lang doon, open lang namin yung aircon doon, tapos manood kami ng Netflix, TV, ang sarap ng buhay namin doon. Pero yung pinagpapalit natin yun, kasi alam natin na mas may maganda, mas maganda pa doon, yung paglilingkod sa Panginoon. Doon na lang sa bahay namin, pagising sa umaga, magbabasketball lang ako, kakain ako ng masarap na pagkain, magluluto si Ma'am Joel. Tapos pagkatapos na magnunod na kami, mag-binge watch na kami. Okay? Ang sarap nun. Tapos magbuksan na namin yung aircon namin, imbis na mainit, ang lamig-lamig. Ay, ba't tayo nandito? Yung pwede nyo palang gawin yun kasi mas nakita namin yung kabutihan ng Panginoon at ang Panginoon ay merong reward. May pagpapala ang Panginoon. Kahit na hindi dito, may pagpapala ang Panginoon sa langit. Okay? Tandaan niyo, bakit kayo nandito? Eh, may reward dito. Minsan may pakain, may fellowship tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Magpatuloy lang tayo. Magpatuloy tayo. Mahalin natin yung salita ng Panginoon. Pag minahal mo yan, ako, mamahalin ka rin yan. Yan yung pagmamahal na hindi ka bibiguin. Hindi yan paasa. Okay, ang Panginoon natin na hindi paasa. Ang Panginoon natin pag nagbigay siya, todo-todo, full reward, exceeding great. Okay? Sabi sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sino daw yung i-rewardan niya? Yung diligently seek Him, yung naghahanap sa Kanya, yung palaging gusto kasama niya, yung palaging gusto yung salita ng Panginoon. Okay? Revelation 22:12, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work shall be. Okay. Tapat ka ngayon. Maayos ka ngayon eh. Umalis ka. Nakakita ka ng pogi. Nakakita ka ng maganda. Yan, square up, pinakakita ng maganda. Naglayas na. Ayaw ko na sa buhay na to. Eh, kala niya mas maganda yung buhay na pupunta niya. Mas matindi pala yung buhay na pupunta niya. Mas sakit sa ulo, parang hinampas mo yung ulo, parang ganyan pa, Dad. Tumak mo pala mabilis, sinampas mo ulo mo, ganun, pang! Kala nyo minsan mas maganda yun? Gusto nyo ganun? Ayoko dito, medyo mainit dito. Eh, dito ako,
tatakpan ng mabilis, una yung ulo mo. Papahampas ka sa pader. Ganun minsan yung ginagawa ng mga kabataan ngayon. Kala nila, lilipat sila sa mas maayos. Hindi! Lumilipat ka sa mas worse. Hirap naman ang salita ng Panginoon para kaming binubugbog. Ganun talaga ang salita ng Panginoon. Yung memory verse natin, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and it's a, and bones and marrow, and discerner of the thoughts and intents of the heart. Yung memory verse natin dito, okay, kung tumatagos daw siya, para daw siya spada, sword. Spada na dalawa yung talim. Okay? Tingnan natin sa Proverbs 26:10. Ilang minuto na ako, PSC? 45. The great God that formed all things both rewarded the fool and rewarded the transgressor. Ay, may reward din pala sila eh. Kasi sa tingin mo, anong magandang reward ng fool at saka transgressor? Ano kaya magandang reward dun? Sa batang pasaway, anong magandang reward sa batang pasaway? Bigyan mo na cellphone! Bigyan niya ng jacket! Ano ba? Ang bibigay dun? Bigyan ng palo yan! Yan ang bibigay sa'yo ng Panginoon. Batang mayabang. Okay? Anong bibigay sa'yo ng Panginoon? Kahihiyan. Yan ang reward sa'yo ng Panginoon. Okay? Ano pa? Batang palamura. Pag-isip mo sa mga ko, ganoon na yung bibig mo, hindi mo na ma... Eh, ang ganda ng bibig ko! So, kung ganoon, bibigay sa'yo ang reward ng Panginoon. O na magayong muso mo. Para hindi ka na makapangmura. Okay? Isaiah 3:11, who unto the wicked it shall be ill with him, for the reward of his hand shall be given him. Kaya yan, who? Yung mga wicked. Alam niyo yung mga wicked? Yung mga masasamang ugali. Okay? Sabi dun, sumpain ka! Yung mga masasamang ugali. Okay? With him, for the reward of his son shall be given, bibigyan ka rin ng reward. Ah, sa tingin mo, maganda bang reward yun? Bibigay doon? So, 2 John 1:8. Asaan mo na? Hebrews 2:2. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just compensation of reward. Lahat ng mga kakulitan, mga iniisip mong kasamaan, may reward na nyo ng Panginoon. Gusto mo may reward na bibigay sa'yo? Kunyari, kulit-kulit mo, sabihin sa'yo, teacher mo, ay, mamaya ah, may reward ka. Hintayin mo lang. Ano, reward? Candy siguro yun. Hindi bibigay sa'yo nun. Okay? Gusto mo ka sa magulang mo at yung magulang mo, papaluin ka. Okay? 2 John 1:8. Look to yourself that we lose not those things which we have brought, but that we receive a full reward. Gusto mo ba tanggalin ang Panginoon yung reward mo? Naglilingkod ka na sa Panginoon. Tapos, nahulog ka sa kasalanan. Nakita ka ulit ng pogi at saka maganda. Paulit-ulit talaga si Kedi. Hindi ko si Manu sa isip ko eh. Bakit ganun eh? Lagi na lang natin pinipreach yun. Do not be unequally yoked together with unbelievers, for what had light fellowship with darkness. Okay? Madalas na yun. Pero ganun pa rin. Ang sali! Wako! Maganda! Hindi ka pa pwedeng makapaghantay! Kasi ibibigay ng Panginoon yung pinaka-the best para sa'yo.
kung magtatapat ka lang sa Kanya. Yes. Yeah. Anong gusto mong klase ng reward? A double portion? O pagpapalo? Mamili ka. Nasa iyo yung desisyon. Kung gusto mong magpatuloy sa Panginoon, sabi ng Panginoon, bibigyan ka niya ng great reward. Bibigyan niya kung anong ginawa ng iyong kamay. Yung words mo. At gusto ng Panginoon yung malinis na kamay. Hindi yung madumi. Kaka isusubo mo ba yung madumi mong kamay, naglaro ka sa kanal, tapos kainan na! Diba? Kakadiri, diba? Pero totoo yan. Okay? Yung ibang tao, hindi nare-realize siya. Okay? Ngayon, ang salita ng Panginoon, pinapaalala sa atin, mahal tayo ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na mahulog tayo sa Kanya. Okay? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na to, pagpapaalala. Kung anong reward, Panginoon, na binibigay mo sa mga taong nagtapat sa iyo. Salamat, Panginoon. Kayo ay just na pag-ibig na Panginoon. Yung mga nagtapat sa iyo, Panginoon, bibigyan niyo sila ng full reward. Exceedingly great. Ganon din, Panginoon, yung mga hindi nagtapat sa iyo, bibigyan niyo rin sila ng reward. Huwag namin sana at dalangin namin na huwag kami ang mapunta sa sitwasyon niyo. Salamat pong muli sa pagpapaalala ng inyong mga salita. Salamat, Ama, sa mga kabataan ito patuloy na napapaalalahan ng inyong mga salita. Makinig kami, Panginoon. Salamat pong muli sa hapon nito, ngayon sa pagsasaluhan namin ng merienda. Salamat pong muli sa mga naganda. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kakanta kayo? Kakanta kayo?